Kamusta? Good morning. Happy Sunday sa inyong lahat. So today is May 1, 2021. Bagong buwan na naman, bagong mainit na araw. Sobrang init ngayon, no? Especially nitong mga nakaraan. Ilan days na rin yung last na umulan, pero mga simula ng isang araw, iba yung init. As in, parang walang hangin. Alam niyo yung wala kang makikitang gumaganon-ganon sa mga dahon, sa mga puno. Ang dami-daming puno, dahon dito, tsaka halaman. Walang gumagalaw ni isa. Para silang mga na-stroke sa init. So talagang gusto ko nang halos hilahin yung panahon, yung araw, para magtag-ulan na. Although looking forward ako kasi, di ba, pag May, minsan umuulan-ulan na. Para makarelax-relax naman sa pagdidilig. Kasi sa ngayon talaga, halos araw-araw, nagdidilig ako. Pero hindi lahat ng plants. Mga ferns, ganyan yung mga mas nabibilad sa araw, yung mga mas kailangan ng laging dilig, ganyan. So, for today's vlog, isi-share ko sa inyo kung paano ko naman alagaan. To marami nag-request ng paano ko alagaan yung mga devil's backbone ko. Yan. Yung devil's backbone ko po, ito yung mga curly type. Ito yung mga, ito sila, dito ko sila nilagay sa part na to. Walang direct sunlight. Pero before, kasi meron akong anim na ganito, 6 pots na ganito na napakalago. Hanggang doon yan before. At ang maganda naman sa devil's backbone, kaya nila ang direct sunlight. Kayang-kaya nila yan. At ang maganda pa sa kanila, sa mga may hili dyan sa colorful na plants, pag nabababad sila sa araw, ang tendency is hindi sila tulad ng ibang plants na nasusunog or nasa sunburn. Nagpipink sila. So, yung variegation nila na pink, lumalabas. Hindi naman pink na pink, but light pink. So, kung mapapansin nyo, itong mga devil's backbone, curly devil's backbone ko dito, ay walang mga pink kasi hindi nga sila naaarawan. Ito lang, itong isa na to, meron siya. Then, yung tatlo, nilagay ko dito pang accent kasi ang ganda ng color nila eh. Parang light green, napaka-refreshing. Tapos makikita nyo, ito may mga pink-pink. Ayan, may mga pink-pink sila kasi sila yung mga naaarawan. Ito, nagpipink din. Ayan, nagpipink din siya. Tapos ito, may konting pink din kasi naaarawan yan minsan. May direct sunlight yan dito minsan. Ito pala si Shady. Shady, na-miss din daw niya kayo. Be, ay, mag-hiccup na naman yung bebe. Bahu-bahu. Ayan, si Shady. Sali raw siya sandali sa vlog. Magpapakita lang siya sa inyo. Uy, uy. Oh, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye na, bebe, bye-bye. Speaking of Shady, speaking of pets, isa rin tong devil's backbone sa mga toxic na plants. Para siyang yung pencil cactus. Thank you po sa mga lagi nag-remind sa akin. Pero I'm aware naman po na ang pencil cactus ay toxic sa pets, sa children, ganyan. Kasi may mga dakta nila, ba? Diba? Same din to nun, may dakta rin to na ganun. But dagta o dakta, may, pareho silang may ganun. But nilalagay ko naman to sa mataas na location. And luckily, si Rafa, si Sed, hindi po yan mahihilig mag, ano, yung mag-ngata-ngata ng mga plants, makialam ng plants. So, yung pencil cactus ko naman po na malaki ay pang second ko na yung pencil cactus. Yung isa meron ako na binenta ko kasi siguro mga 3 feet mahigit na yun. Binenta ko na yun. Nalagay ko rin yun sa bedroom namin, sa labas, sa shelf, sa dining. Okay naman. And yun lang, syempre, dapat itrain nyo yung mga pets nyo or mga kids na wag basta-basta pakikialam sa mga plants, especially mga ganito na medyo toxic. So, maganda man sila, pero ang alam ko na pag naputol lang naman yung dakta eh. Dakta eh. Yung mga dakta. Yung pag naputol yung mga stems, like yung ganito, pag pinutol nyo yan, meron yan lalabas na white na zapi yung tawag nila. So, yun yung toxic para sa kanila. So, yun, reminder lang din para at least safe tayo lahat. Okay yung hobby natin and syempre okay din yung mga pets and anak natin. Dito tayo sa loob kasi ang init sa labas. So, itong mga devil's backbone ko, ito yung curly type na devil's backbone, yung may variegation. Meron din ako dati na devil's backbone, pero sila yung parang zigzag plant na ordinary, yung hindi masyadong naka-curl, tapos pa-straight yung mga stems nila. So, patayo lang sila. Unlike nito na may pa-trailing ang effect. Alam niyo naman, sa mga nakakilala sa akin dati pa, mahilig talaga ako sa trailing plants. So,
isa to sa hindi mahirap alagaan na plants na meron ako. But isa sila sa pinakamalakas sa tubig. Pero hindi naman super lakas. Siguro sa isang linggo, didiligan ko sila mga 3 times a week, 2 to 3 times a week. Depende sa sitwasyon, depende sa panahon, at sa location. Ngayon, sa location ko at sa panahon natin ngayon na napakainit, talagang kailangan na siguro mga 3, minsan 4 times, lalo na sa outdoor sila. Though kaya rin nilang mag-thrive or makasurvive ng maayos sa loob ng bahay, doon ko sila nilalagay sa labas kasi sa dami ng plants ko, gusto ko nakikita sila sa labas na alam niyo yung parang ang ganda sa mata, pang mix. Nakita niyo naman kanina, minix ko sila sa shelf, kinalat ko yung tatlo. Kasi 6 pots nga to. Kinalat ko yung tatlo sa shelf, sa 4 shelves ko. Para yung parang may pang accent man lang. Kasi may mga plants talaga tayo na dark green, ganyan. So, minimix ko sila, kinalat ko sila para pang accent. So, sa watering, ang kailangan nila is hindi masyadong basang-basa, pero hindi rin tuyong-tuyo. Huwag nyo sila hayaang magtuyo. Unlike before na ginagawa ko, napapansin ko tuloy, laging pag gaganunin ko yung leaves nila, may mga nalaladlad, parang ganito. Yan, parang mga ganitong leaves. Yun pala, kasi nahayaan ko sila na mag-dry masyado. Yun ang ayaw nila, yung sobrang mag-dry. So, hindi man sila masusunog sa sun, like sunburn, ganyan, sa direct sunlight. Ang main problem naman sa kanila is yung paglalagas, mga ganyan na dahon. Pag hinahayaan nyo siyang matuyo na matagal, kaya nilang matuyo ng mga 2 days max, ganyan, pero huwag nyo hayaan yung super tuyong-tuyo yung soil nila kasi dun sila mag-i-start na maglagas, magkalaglagan, hindi nyo napapansin na uubos na pala, parang yung dulo na lang yung natitira. So, yun ang ginagawa ko, kinakapa ko lagi yung soil, yung top, pagka parang moist, pag pinindot mo siya, tas parang meron pa rin dumikit na lupa sa kamay mo, pwede pa yon. Pero kapag yung parang feeling ko tumitigas na siya, didiligan ko na yan kasi may mag-i-start na yan na mag-dry kahit paano. So, buti na lang ito, itong mga to, yung mga ganito ko, meron ako before na mga maliliit, binenta ko na sa mga friends ko. Pero ito, nabili ko to from Ilocos Sur last year, mga December or November. Ano na talaga sila? Kumbaga malaguna rin talaga sila, may mga nakatariling na rin. But ang importante is paano nila natin sila i-maintain na malago pa din at buhay pa din, di ba? At mas mag-drilling. Tulad nitong mga to, super, hindi naman to ganito kahaba dati. Siyempre, ngayon ganito na sila kahaba. Kasi may mga konti nagpiping kasi nga maaraw. So, sa watering nyo na ang mabibay kunti pag yung hayaan matuyo. Tapos, sa soil naman, hindi naman tumaarte sa soil. Kahit anong klaseng soil, pwede. Siyempre, wag lang yung mga pang-cactus. But siyempre, sa lahat naman ng halaman, maganda pa rin yung fast draining. So, loam soil lang ginagamit ko. Pero itong mga to, since binili ko, hindi ko na sila nirepot. Kasi maganda naman yung form nila. Kaya ang ginawa ko na lang is, pinatong ko yung pot sa ganitong, yung original pot niya is green. Pinatong ko na lang para maganda tingnan. And okay pa naman, hindi pa naman sila root bound. Kaya hinayaan ko na sila. So sa pag location naman, yun nga nasabi ko, walang problema to kahit indoor, outdoor, direct sunlight, caring nila. So kung direct sunlight, mas madalas kayo magdidilig. Kung direct sunlight, siguro mga every 2 days kayo magdidilig. Kasi syempre sa init nga ng panahon ngayon, tapos may mga tumutubo-tubo mga ganito. Tinatanggal ko yan, pero mamaya ko na to tatanggalin. Next is yung pag-fertilize. Before, naglalagay ako dito ng Miracle Grow. But sa ngayon, hindi ko na sila nilalagyan. Kasi healthy naman sila as is. Ini-sprayan ko na lang din yung mga bottom part, yung mga nakatrailing minsan. Para alam nyo na kasi minsan, di ba? Parang kailangan din ng moisture dito sa babang part. Ganyan. So, sumunod naman is yung kung paano tayo mag-propagate. Napakadali mag-propagate nitong mga ganitong plant. Nakailang beses na akong propagate. Yung iba na benta ko na rin, yung mga na-propagate ko. Ito yung natira sa akin na pinropagate ko. Ito, na nalalagay ko dito sa vertical garden. Ang pag-propagate po nito is magka-cut kayo ng mag-iigsi sa 1 inch. Kailangan mga ganito man lang kahaba. Ayan, magka-cut kayo ng ganyan. Kakat nyo to, tapos itutusok nyo lang siya sa basang-basa na lupa, na well-draining din na lupa. Tapos, maintain nyo lang yung soil na basa or moist. Tapos, ayun, mag-roots na sila hanggang siguro mga ilang weeks.
hindi naman natin masasabi na lahat magsusurvive, pero at least ganun yung style pa rin niya. Parang style mga photos, and ganun yung mga style nila kung paano mag-propagate. Tapos eto na ngayon sa akin, nilalagay ko dito sa loob ng vertical garden. Pero napansin ko, mas healthy sila pag nasa labas. Kasi ito before, nilagay ko lang to sa gate na arawan, direct solid. Napakalago nito. Pero nung nilagay ko sa vertical garden, medyo naglalaga siya, nagganyan siya, nagda-dry or something. So baka ilabas ko rin to ulit. Yun lang ang mahirap talaga pag indoor, tapos sanay sila sa outdoor. Eh pinasok ko to bigla. Medyo naghihirapan siya mag-adjust. So baka ilabas ko na lang to ulit. So yun ang maganda naman dito sa mga Devil's Backbone. Ang ganda nila tingnan, napaka-social tingnan. Yung iba, Angel's Backbone ang tawag dito. Actually, kaya hindi ko to agad nakita sa marketplace noon. Kasi Devil's Backbone yung hinahanap ko. Hindi naman talaga totally ako naghahanap. Pero nakita ko siya as Angel's Backbone. Siyempre, parang mas maganda pakinggan. So ayun, tingnan nyo naman, napaka... Yung pot nito is mga 8x6 inches or 8x7 inches. Napaka... Ganun siya ka-lush. Ayan, napakabigat naman ito. At yung root, yung soil niya, parang tingin ko garden soil yung ginamit or loam soil. Kaya medyo mabilis din siyang mag-dry sa top part. Pero okay naman. Ayan o, makikita nyo kahit anong side, ang lago-lago. At least na-maintain natin siya na ganyan. So, kung kayo, meron pa kayong ibang style sa pag-maintain ng ganito yung plants, just comment down below. And kung meron din kayo masasuggest, syempre, comment down below. O kung meron ako nakalimutan kung paano alagaan. But kasi for me, yun yung basic na kailangan natin gawin. Fertilizer, huwag na kayo masyado mag-abala. Pwede osmocote siguro. Kasi napansin ko before din, nung minimiracle grow ko sila. Or baka it's just that before, hinahayaan ko kasi sila na medyo mag-dry. Akala ko yun yung okay sa kanila. Kaya lagi may nalalagas. So, sabi yung mini-miracle ko before. So, medyo pinagbintangan ko yung miracle grow na siya yung may kasalanan sa paglalagas. But, siguro hindi yon. Pero ngayon, ang hirap kasi nito lagyan ng miracle grow. Kasi nga yung leaves niya, puro nakaganon. So, baka ang tendency is malagyan lang yung mga leaves. So, baka dun din yung style. Kaya yun din yung reason bakit naglalagas sila. Diba? Kasi po, yung mga gustong gumamit din ng miracle grow, like na fertilizer na ginagamit ko, bawal po ang fertilizer na malagay sa leaves, malagyan yung leaves. So, kailangan as much as possible sa soil lang. So, dun ko na-appreciate yung gumamit na ako ngayon ng mga, what do you call this, yung mga pansalo sa ilalim, catch plate, sa pots, para hindi ko natatanggalin sa shelves. Yun yung medyo easier ko na pagdidilig ngayon ng Miracle Grow. Unlike before na tinatanggal ko pa yung mga pots, ganyan, tinaalis ko pa sa shelves, tapos sa antay po magtiktik. Kasi kailangan talaga yun eh. Lalo pag naka-shelves ka, syempre pa nagdidilig ka sa ibabaw na plant, tutulo yan sa baba. So, malalagyan yung dahon ng baba, masusunog yun. So, yun lang ang isang tip ko rin. Tapos yun nga, tabangan nyo yung fertilizer. Kasi may mga plants na pwede sa... standard na sukat ng Miracle Grow, ng timpla ng Miracle Grow. Tapos may mga plants naman, like mga napansin ko sa Marble Queen photos, medyo ayaw niya ng matapang na Miracle Grow. So, pag maglalagay ako sa Marble Queen, mas dinadagdagan ko pa ng tubig. So, ayun, additional tip din sa Miracle Grow. Ang dami ko na po nagawang vlog regarding sa Miracle Grow. So, pwede niyo namang isearch sa YouTube na Romaso, Miracle Grow, ganyan. Siguro mga naka 3 vlogs na ako, plus yung mga iba ko pang vlogs na luan ko lagi ng tip. Kasi yung iba, tinatapangan nila yung timpla. Akala nila, pag matapang yung timpla, mas mabilis mag-grow yung plant. Hindi po. May tendency na masunod lang yung, ano nyo, yung halaman nyo, especially yung leaves, bakit nagdidilaw, namatay yan dahil sa Miracle Grow. Medyo mali po yung timpla natin, mga ganun. So, makinikinig din ta. Di bali pong matabang, wag lang matapang yon pag sa fertilizer. Kasi hindi po siya makatulong sa pagbilis, promise. Naisip ko rin yan dati eh, buti na hindi ko ginawa. Although before, sa fig tree naman, at isang fig tree kasi puno, tree, di ba? So, mas matibay-tibay naman siya sa mga ganyan. So, ayun guys, ang aking mga tip. Ito ang ating vlog, first vlog sa month of May. Medyo... May nahihirapan ako ngayon kasi may singaw ako. Kaka-vlog ko lang naman po nung Friday. Ang dami nag-message sa akin na mag-vlog ka na po, may vlog ka po ba? Nami-miss nyo naman ako agad. So, ayun guys, kung meron pa kayong suggestions o kung ano man, just comment down below. And don't forget to like or follow my Facebook page, RomaSo, Instagram account, Roma_So. And don't forget to subscribe. Happy Sunday, everyone!